Hello mga sangkay, welcome back to my channel. Ito po muling yung sangkay na sa Sangkay Loans. Muling nagbabalik. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Sana nasa maayos na kalagay ng lahat. Mapandito sa Pilipinas or sa mga nasa ibang bansa, dubling ingat tayo, no? So mega, mega love shoutout sa inyong lahat. Sa Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, sa mga lolos, lolas, so FWs and PWDs, sa aking mga followers, supporters, and subscribers, mega mega love shoutout sa inyong lahat. And of course, I love you all. Ngayong araw na ito mga sangkay, gagawa ko ng reaction video muli dito sa kay Pugong Biyahero. Yung subject niya na si Ninita. Part 2 na po ito na aking paggawa ng reaction video. Sa aking mga followers, sa aking mga subscribers, follow po natin itong YouTube channel ni Pugong Biyahero. Subscribe po natin siya. Yakapin po siya. Yakapin po natin siya. Gagawa ako ng magandang reaction video sa abot ng aking makakaya, no? Ito'y pag-promote sa YouTube channel ni Pugong Biyahero, at ito'y para makatulong tayo sa nalumaganap itong kanyang mga videos na kanyang ginagawa na para makatulong sa mga taong may hirap, no? Alam ko maraming alma na naman dyan dito sa mga natin, no? Sa mga kritiko natin. Pero wala akong pakialam kung kayo man ay bumatikos na naman dito sa akin. Ang sa akin lamang po ay maayos po, fair reaction yung aking gagawin at wala akong video clips na kukunin dito. Ako'y magbibigay lamang ng kuro-kuro batay sa aking nakita dito sa video. Pinag-aralan ko yung video ni ni Pugong Biyahero dito kay Ninita. So dako na tayo dito sa ating pag-uusapan, no, mga sangkay. Dito sa part 5 ni na video ni Pugong Biyahero kay kay Ninita. Si Ninita ay lilipad na papuntang Manila. Kasama niya si Mylene sa Sunday na po, no? This coming Sunday may ticket na sila. Ito'y para sila'y makapag-aral. Alam natin na magpapasukan niya this coming August yata ang pasukan. Merong sponsor si Ninita. Nakakatuwa, maraming salamat po sa nag-sponsor sa kanya. Mag-asawa na senior citizen nasa US. Siya yung ayaw magpaano, Pinay in USA, yun yung pangalan. Maraming salamat po, God bless you more po. Ako'y sobrang natutuwa na meron isang bata, isang dalagita, isang katutubo na nabigyan ng pagkakataon na mabago ang kanyang buhay, no? Sobrang nakaka-touch itong pangyayaring ito na nung unang video natin na nakita si Ninita ay nakapaa, walang tsinelas, nandoon sa sa bukid nila, naggagapas para sa tataniman nilang kamote para sa kanilang ikabubuhay, no? So ngayon, ilang araw pa lang nabago na yung kanyang buhay, no? Nabihisan na siya ni Pugong Biyahero, binilhan ng mga damit, yung pamilya niya natulungan na. Nitong pagdalaw niya ni Pugong Biyahero dito kay sa kay Ninita. Si Ninita ay ready na. Yung kanyang mga gamit ay naka-ready na para sa pag-alis niya sa Sunday. Nandudun na siya sa bahay ng kanyang ate. Isa rin ito, no, na nakaka-touch din itong kwento ng buhay ng kanyang ate. Kasi alam naman natin, no, sa mga nakapanood dyan na si ate niya ay pinagkasundo ng kanyang mga magulang. 10 years old pa lamang siya nung siya ay ipagkasundo. Siya ay nagkaasawa ng 10 years old. Sa akala ng mga magulang niya na aahon sila sa kahirapan once na maipagkasundo nila ang kanilang anak na si Nida. Napakamali po, no, na mga ito'y bang tawag dito, kultura nila, ito yung kanilang nakaugalian na akala nila siguro pag naipagkasundo nila ang kanilang anak ay aahon na sila sa kahirapan. Sabi nga ng nanay niya, mas lalong naging worst, mas lalong naging mahirap sila. Kasi hindi nakatulong yung lalaki
sa ano, sa kanila. Bagkus mas lalong naging mahirap sila dahil dumami ang anak. Mas lalong na dumami ang anak at ang nanay lang nila talaga ang naghahanap buhay. Dahil ang tatay niya na ninita ay ano, hindi makapagtrabaho dahil sumusuka nga daw ng dugo. So, kwento dito ni Nida na sila ay paalisin na sa bahay na kanilang tiniterhan dahil darating na yung may-ari ng bahay. Kaya wala pa silang ano kung saan sila lilipat na bahay, kung saan sila titira, ano. Ang hirap. Ang hirap talaga ng kanilang ano, ng kanilang sitwasyon. Ito yung sinasabi ko. Lagi kong sinasabi na itong mga katutubong ito, ito sila yung agrabyado dito sa atin, no? Sa Pilipinas. Sila yung parang squatter. Sila yung dito sa Pilipinas, walang lupa na masasabing sa kanila. Wala silang pera. Hindi naman sila matanggap na magtrabaho dahil mga katutubo sila. Hindi, kulang sila ng mga pinag-aralan. Hindi sila nakapag-aral. Kawawa, kawawa. Na, gaya ng sabi ko, panawagan ko na sana matugunan ng gobyerno natin itong mga katutubong to. So ito na nga, no, si ano, si Ninita ay lilipad na papuntang Manila. Mag-aaral na siya. Ang kanyang ate ay merong iniwang mensahe sa kanya na na-touch ako doon sa mensahe ng kanyang ate na sinabi niya na mag-aral ng mabuti at tapusin ang pag-aaral. Ito ay isang oportunidad sa kay Ninita na may mga taong tumulong sa kanya, na na-discover siya ni Pogong Biyahero, na sana, no, tapusin ni Ninita itong kanyang pag-aaral. Siya po yung magiging ano, way para maiahon niya sa kahirapan ng pamilya nila, no? Hindi natin alam, someday matupad ang mga pangarap nito ni Ninita. Alam ko gusto niya yatang maging ano ba yung pulis ba yun or doktora, hindi ko lang matandaan. Tapos sabi ng ate niya na, Ninita, pag nasa Manila ka na, hindi pwede yung pag na-miss mo yung nanay, sila na mga kapatid niya, uuwi siya, no? Aba siya, baka mag-iyak-iyak siya doon pag na-homesick siya, pag na-miss niya, pag nawalay siya. Siguro, uno, tama yung sinabi ng ate niya, kasi siguro si Ninita sa ngayon excited lang siya na, uy, pupunta na ako ng Manila, makakakita ako ng mga ng syudad, no? Sana hindi maisip ni Ninita yon. Sana tumimo sa utak ni Ninita na gusto kong makatapos. Gusto kong maiahon sa kahirapan ng pamilya ko. Pero sana, no, dahil parehas naman sila ni Mylene, meron naman siyang kasama doon. Ando doon si Mylene. Sana hindi siya ma-homesick doon. Pero yun yung wish ko, yun yung dasal ko na sana mapaglabanan ni Ninita, kasi first time niyang mawalay sa pamilya. Natural lang yan, no, tayong lahat pagka tayo ay unang nawalay sa ating mga pamilya, sa ating mga mahal sa buhay, natural na mamimiss natin yan. Sana lang, no, na hindi mangyari yung sinabi ng ate niya na hindi pwede yung uuwi ka dito. Kailangan pag umuwi ka dito, meron kang may pagmamalaki, meron ka nang natapos. Dasal lang natin, no, dasal lang natin na sana ito si ano, maging maayos talaga ang lahat. So ito lang yung aking reaction video tungkol dito sa aking napanood na video sa kay Ninita. Update, latest update ni Pogong Biyahero dito kay Ninita na siya ay lilipad na papuntang Manila this coming Sunday. Meron na siyang sponsor. Sana lang magtuloy-tuloy itong magandang nangyayari sa buhay ni Ninita. Maraming salamat, mga sangkay, sa panonood dito sa aking reaction video na ito. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Lon, subscribe nyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na ito, mga sangkay. So kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo bang kinaroon. Paalam na, mga sangkay. Paalam!